Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa inyo mga kaaswang. Itago nyo na lang ako sa pangalang Carla, edad 30 na sa kasalukuyan, at naninirahan dito sa Antipolo. Isa po ako sa masusugid ninyong tagapakinig, kaya naman nais ko lang din magbahagi ng kwento, at sana ay mapili nyo itong maiere sa inyong channel. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay na karanasan ng aking ina noong kabataan pa lamang niya. Naganap ito sa isang bundok sa Leyte. Tawagin na lang po natin sa pangalang Amor ang aking ina. Ayon sa kwento ng aking inang si Amor, nangyari ito dekada 60. Nang mga panahong ito ay naninirahan pa sila ng kanyang pamilya sa bundok, kung saan kinakailangan mo pang maglakad ng isang oras mahigit bago ka makababa sa bundok at tatawid ka pa ng tatlong sapa bago ka makarating sa baryo at mataong lugar. Panganay ang aking ina sa kanilang tatlong magkakapatid. Itago na lang din natin sa pangalang Edith ang sumunod sa kanya, at ang bunso nilang kapatid na si Carlito. Nang mga panahong iyon din, ay nag-aaral pa lamang sa ika-anim na baitang sa elementarya ang aking ina, kasama ang nakababata niyang kapatid na si Tita Edith, na nasa ika-apat na baitang naman. Hindi pa kasi nag-aaral noon si Carlito at bata pa ito. Dahil nasa bundok na sila naninirahan, ay unang tilaok pa lamang umano ng manok na nakatali sa mismong uluhan nila. Kung saan sila natutulog, ay gising na silang dalawa upang maghanda para sa pagpasok sa paaralan. Mahaba-habang lakaran pa kasi ang gagawin nila pababahan ng bundok para lang makapasok sa paaralan na nasa baryo. Ilang lakaran na lang mula sa paanan ng bundok, madilim ba ang paligid ay nagluluto na ang aking inang si Amor ng pangbaon nila. Nilagang kamote at saging ang madalas nilang mabaon sa paaralan, dahil iyon ang mas madaling lutuin at iyon lang madalas ang pagkain nila sa bundok. Bibihira kasi silang makabaon ng masasarap, at nangyayari lang iyon kapag may huli ang kanilang ama sa pangangaso nito sa kabandukan. Dalawang beses lang din sa isang buwan kung bumababa ng bundok ang kanilang mga magulang upang mamili ng mga kinakailangan nila sa bahay, gaya ng gaas na pang-ilaw at mga binuro na pagkain sa bahay nila. Kahit pa araw-araw na bumababa ng bundok ang aking ina at ang kanyang kapatid upang magpasok sa paaralan, ay hindi naman nila maisingit na bumili ng mga pangangailangan nila sa bahay, dahil malayo-layo pa rin naman noon ang bayan na pinamalengkehan nila. Payak at payapa ang pamumuhay ng aking ina at kanyang mga magulang noon sa bundok na kinatitirhan nila. Hindi naman masasabing hikahos ang kanilang pamumuhay, dahil malawak naman ang lupain nila sa bundok na iyon at marami silang pananim na gulay at prutas. May iilang kapitbahay din sila, at lahat ng mga ito ay kasundo nila at kaanak lang din. Isang araw noon ay dating gawi ang aking inang si Amar at Tita Edith. Maaga silang nagising upang maghanda ng mga gamit nila para sa pagpasok sa paaralan. "Tara na ate, magmadali ka na at baka maiwan na tayo nila Farah." Pag-aaya ni Tita Edith habang nagmabadaling bitbitin ang bayong niyang pinaglalagyan ng baon. "Ito na nga eh, ikaw tong huling gumising, ako pa minamadali mo." Sambit ng aking ina, at di naglaon ay nilakbay na nila ang daan pababa ng bundok.
Madilim-dilim pa ng mga oras na iyon at mahamog pa. Ramdam pa din nila ang lamig ng paligid. Nang nasa kaligitnaan na sila, ay may nakasalubong silang matandang babae na paakyat ng bundok. Dahil sa nakaagulian na nilang bumati sa mga taong nakakasalubong nila, ay inunahan na nila ito. Magandang umaga po, Nay. Magiliw na bati ng aking ina. Subalit ni tapunan ng ngiti ay hindi man lang nagawa ng matanda at hindi sila nito pinansin. Patuloy lang ito sa paglalakad na iika-ika pa at may tungkod pa nga itong hawak-hawak. Saan po ang tungo niyo, Nay? Ingat po kayo at madilim pa ho. Pahabol ni Tita Edith na nagpahinto naman sa matanda sa paglalakad. Ginawaran nila ni Inay ng matamis na ngiti ang matanda sa pag-aakalang sasagot na ito sa kanila. Subalit napaatras sila nang tignan sila nito ng napakasama na tila ba hindi nagustuhan ng matanda ang pagbati nila. Naririnig pa nilang nagkakaskasan ang mga ngipin nito at bubuka-buka ang bibig na animoy nagsasalita, pero wala namang boses na lumalabas sa bibig nito. Nang makita ng aking ina na nangingitim at namumula ang bibig ng matanda, ay agara na niyang hinila si Tita Edith palayo sa matanda. Nang makababa na sila ng bundok at makarating sa unang sapa, ay nakita na nila si Farah na pinsan nila. Kasama nito ang iba pa nilang kababata na nakatira lang din sa bundok na iyon. Doon kasi sa unang sapa pagkababa nila ng bundok, ang kitaan nilang magkababata. Doon na sila naliligo at ang papalit ng damit, pampasok sa kasabay-sabay na silang papasok sa paaralan. Ang tagal nyo, akala namin hindi na kayo papasok, sambit ni Farah nang makalapit sila ni Inay. May nakasalubong kasi kaming matanda sa may gitna ng bundok, wika ni Inay habang nagmamadaling maligo sa sapa. Matanda? Takang tanong ni Bugoy. Oo, matanda. Nakatungkod na nga yun sa katandaan ni. Tas di namamansin. Nagalit pa ng binati namin. Paliwanag ni Tita Edith na ipinagtaka naman ng iba nilang kasama sa sapa. Kanina pa kami alas 4 dito. Wala naman kami nakitang matandang dumaan at umakyat ng bundok. Nagtatakang wika ni Farah. Nagkatingin na naman ang aking ina at Tita Edith. Ayon kasi sa kababata nila na lahat ng aakyat sa bundok na iyon ay talagang kinakailangang tumawid sa sapang kinaroroonan nila bago ito makaakyat ng bundok. Kaya imposibleng hindi nila nakita ang matandang nakasalubong nila ni Inay. Kahit nagtataka at kinilabutan sila, ay pinagsawalang bahala na lang nila iyon at pumasok na sa paaralan. Nang makapasok na sila ay pakiramdam ni Inay na sobrang bagal ng araw na iyon at tila ba kinakabahan siya at ang hali pa lang ay gusto na niyang umuwi sa kanila. Nakakaramdam talaga siya ng takot noon habang nasa loob siya ng silid nila. Inisip pa ni Inay noon na maaga na lang silang uuwi at hindi na sila sasabay sa mga kababata nila. Ayos ka lang ba, amor? Tanong sa kanya ng kaklase niya nang mapansing balisa siya at malayo ang iniisip niya. Ayos lang ako. Utal-utal na tugon ni Inay. Talaga? Kanina ka pa tulala dyan eh. Ang lalim ng iniisip mo. Paninigurado ng kaklase niya. Ayos lang. Masama lang ang pakiramdam ko. Wika ng aking ina. Nang sumapit na ang alas 4 ng hapon ay mag-uuwian na sila. Mapapanatag na sana ang loob ng aking ina at maaga silang makakauwi sa bundok.
Subalit nang magtungo siya sa silid ni Tita Edith, ay hindi pa ito nakakalabas at nagtuturo pa ang guro nila. Kaya naman bahala muli ang aking ina at mahaba-haba pa ang lalakbayan nila. Kakaantay ni inay kay Tita Edith ay naglabasan na lang ang iba pang mga estudyante at nagsiuwian na lang. Ay hindi pa rin nagpapauwi ang guro nila Tita Edith. Nasa labas pa rin si inay at nag-aantay sa kapatid niya. Inisip na lang ni inay ng mga oras na iyon ay sasabay na lang sila sa mga kababata nila at kila Farah. Paakyat ng bundok dahil sigurado niyang aabutin sila ng dilim. Amor, di pa ba lumalabas si Edith? Tanong ni Farah sa aking ina nang makita siya nito. Hindi pa sila lumalabas eh. Uwi ka ng aking ina. At sinipat pa ang silid nila Tita Edith. Ganoon ba? Mauuna na kami ha. May dadaanan pa kasi kami. Bukas na lang tayo sabay. Uwi ka ni Farah. Magsasalita na sana si inay. Subalit nagmadali nang umalis si Farah. Hindi na rin nakita ni inay ang baba nilang kababata at tiyak niyang nauna nang umuwi ang mga ito. Nakaramdam na ng inis at pagkabagot ang aking ina. Kakaantay ng uwian nila Tita Edith. Mabuti na lang at ilang sandali lang ay narinig na niyang nagpaalam ang guro nila ni Tita Edith. Mabuti na lang at ilang sandali lang ay narinig na niyang nagpaalam ang guro nila Tita Edith at nag-ayos na ang mga ito para umuwi. Nang makalabas ng silid si Tita Edith ay minadali na ito ni inay. Bakit ba ang tagal ng labasan niyo? Iritang tanong ni inay sa kapatid niya habang nagmamadaling maglakad. Sandali naman ate, bagalan mo naman maglakad at pagod na ako. Kasi kanina nagalit yung guro namin kaya ayun, pinarusahan kami. Paliwanag ni Tita Edith. O siya, magmadali ka na at wala na tayong kasama. Makaabuti na tayo ng dilim sa daan. Pagmamadali ni inay. Magdidilim na nang makarating sila ni inay sa paanan ng bundok. At seryoso na ang itsura ng aking ina. Dahil mas lalo siyang kinakabahan ng sa hindi niya malamang dahilan. Nang makarating na sila sa kalagitnaan ng bundok, ay nilamon na ng dilim ang dinadaanan nila. Kaya mas lalo pang nagmadali sila inay. Subalit biglang napahinto si inay sa paglalakad. Nang sa unahan nila ay nakita niyang muli ang matandang babae na nakasalubong nila kanina noong pababa sila ng bundok. Marahan itong naglalakad at iika-ika pa. Napahawak ang aking ina sa kamay ni Tita Edith nang malapit na ang matanda sa kanila. Ayon pa sa aking ina, nang magkasalubong daw sila ng matanda ay nagtama ang kanilang mga mata. So maniwala man kayo o sa hindi, mga kaaswang, basta maniwala na lang kayo. Mas lalong binalot ng kaba ang aking ina dahil sa nakita niyang naging kulay dilaw ang mata ng matandang babae na animo yung mata ng pusa at tumulis ang gitnang itim nito sa mga mata niya. Napatigil din daw siya umano sa paghinga nang makaamoy siya ng napakabahong amoy na parang nabubulok na sugat at patay na hayop. Narinig niyang muli rin ang pagkakaskasa ng mga ngipin ng matanda na mas lalong nagpataas ng mga balahibo niya. Nang makalampas ang matanda sa kanila ay walang ano-ano. Mabilis pa sa alas 4 niyang hinila si Tita Edith at hinatakpatakbo patungo sa daan pa uwi sa kanila. Habang tumatakbo sila ay naramdaman ni inay na may humahabol sa kanila at nakarinig na rin sila ng napakahinang huni ng tiktik. Kasunod nun ang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Yun bang tila pagaspas ng pakpak ng manok at napakalapit na lang nito sa kanila.
Nang malapit na sila sa lupain nila ni inay, ay narinig nila ang boses ng kanilang ama. Putrages, dapa, aswang! Malakas na sigaw ng kanilang ama at agara naman silang dumaba. Kasunod nun ang malakas na pagputok ng iskopeta. Ang iskopeta, mga kaswang, ay baril ito na ginagamit ng kanilang ama para sa pangangaso. Matapos ang dalawang putok ay tsaka pa lamang nagmamadaling tumakbo muli ang aking ina. Hila-hila si Tita Edith papalapit sa kanilang ama. Grabe ang iyak nila ng mga oras na iyon dahil sa kaba at takot. Sinalubong naman sila ng kanilang ama at nang makalapit sila ay nasipat ni inay ang napakalaking paniki na nakakapit sa isang puno ng niyog na parang hindi nito alam kung saan pupunta at palipat-lipat ito sa pagdapo. Kitang-kita ito ni inay dahil sa liwanag ng buwan. Muling pinaputukan ng kanilang ama ang nilalang. Nakailang putok pa ito at di naglaon ay nakarinig na lang sila ng malakas na pag-angil at tiyak ng kanilang ama na tinamaan ang nilalang na humahabol kila inay. Dahil sa ginagawang pagpapaputok ng kanilang ama ay naalarma din ang iba pang mga nakatira sa bundok. Maging ang mga ito ay nagsisindi ng sulo at nagsipag-ingay. Anong nangyari? Bulahaw ng isa sa mga nakatira sa bundok na iyon. Bago sumagot ang kanilang ama, ay minamadali na muna sila nitong tumakbo papunta sa bahay nila. Nagsisigaw ng aswang ang kanilang ama upang maabisuhan ang ilan pang nakatira sa bundok na kinaroroonan nila. Ganoon kasi talaga, mga kaaswang, kapag nasa bundok ka nakatira, malalaman mong tao at kilala mo ang nasa ibang kabilang parte ng bundok o lupain kapag gumawa ng ingay ang mga ito gamit ang boses nila. Nang makauwi nga sila ni inay sa kanilang bahay, ay agarang inutusan ng kanilang ama ang kanilang ina na magsaboy ng abo sa paligid ng kanilang bahay at maglagay ng asin sa bawat pinto at bintana nila. Mabisa daw iyong pantaboy sa mga aswang. Maging kalamansi ay pinahanda na rin ng kanilang ama. At agaran nitong ibinaliktad ang walis dingding na nasa tapat ng pinto nila. Dahil sa nangyari, ay magdamag gising ang kanilang ama upang magbantay kung susundan sila ng aswang sa bahay nila. Sigurado kasi ang ama nilang tinamaan niya ang aswang. Subalit sumapit na lang ang umaga ay wala nang nagparamdam pa sa kanila. Hindi na din muna pinapasok sila ni inay at baka matambangan pa sila sa daan ng aswang. Kinaumagahan nga ay doon pa lang si inay tinanong ng kanilang ama kung ano ang nangyari at bakit sa tinagal-tagal nila sa bundok na iyon nakatira ay iyon ang unang pagkakataong nagkaroon ng aswang sa kanilang lugar. Ikwento naman ni inay na umaga pa lang ay nakita na nila ang matanda at tiyak nilang hindi iyon nakatira sa bundok dahil maayos ang panunuot nito at halatang tagabayan. Pero hindi lang umano nila ito pinansin at umagang umaga ay aakyat ng bundok. Kwento din ng aking ina, nung nasa paaralan pa lamang ang aking ina ay kinabahan na talaga siya at nakaramdam na ng kapahamakan. Nang marinig iyon ng kanilang ama ay nang araw ding mismong iyon sinuyot ni inay at ng kanilang ama ang mga nakatira sa bundok na tinitira nila. Tinanong at binalaan nila ang mga ito na may aswang na nananalasa sa kanilang bundok. Nung araw ding iyon ay napag-alaman nila ng aking ina na buntis pala ang isa sa mga nakatira sa bundok. At noong nagdaang linggo lang ay bumaba ito ng bayan upang mamili ng mga pangangailangan nila. Habang namimili daw sila sa bayan ay may matanda siyang nakabangga
at sa galit ng matandang babae ay sinabi nitong susundan siya kahit saan man siya magpunta. Nang ipagtagbi-dagbi nila ang mga pangyayari ay napagtanto nilang aswang nga ang matandang nakasalubong nila ni inay sa daan. Dahil sa takot na baka maulit muli ang pangyayari kila inay, ay napagpasyahan ng kanilang ama na sa kaanak muna sila bababa ng baryo at doon muna sila panandaliang patuloyin sila ni inay at tita Edith habang nag-aaral pa ang mga ito. Bibisitahin na lang sila ng kanilang mga magulang at kapag walang pasok ay tsaka na lang sila aakyat ng bundok. Ilang araw at linggo lang ang nakalipas ay hindi na muli pa silang nakaramdam ng pang-aaswang sa kanilang bundok. At ni maski bakas nito ay wala nang nakita ang kanyang ama. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming maraming salamat po, Sir Casper, sa pagpapaunlak mo sa aking kwento. Muli po, ako po si Carla ng Antipolo. Twink.